Magandang araw ulit mga ka-DIY. At dito naman tayo sa bagong nabili kong, kasi naghahanap ako nung nakaraan ng relay na para sa gagamitin ko sana sa pag-power cut. Nagta-transfer na nga para sa backup ng aming bendo. Okay. Medyo tinatabad na akong gumawa ng circuit at ito na lang muna ang ginawa ko. Naganap ako sa Shopee. Lazada na lang. Sa Lazada ako ngayon kumukuha. Nakakita ako nito from China. At doon nakita ko yung reviews, medyo pangit. Kasi sabi ko, nasa isip ko naman ay DIY naman tayo. Pwede naman natin itong talagang totoong hindi ko magana. Nag-take risk naman ako nito. Take risk lang kung talaga bang, at makikita natin kung worth it po bang ang pagbili ko nito, at kung kayo naman nabibili ay magagamit nyo po ba o pwede nyong pakinabangan o ito ay basura. Based po dito sa description ng items, ito ay XY850 power failure, automatic standby, battery lithium battery module, masyadong haba. Ayun yung description ng items. Pero naintindihan ko na ibig niya sabihin. pag namatay yung power, ilipas sa battery. Standby battery lithium. Okay. Parang ganun yan. At yun din yung nakita ko doon. Doon sa diagram na kasama nito. Ngayon, check natin kung talagang papakita ko sa inyo kung ito ba ay worth it na mag-take risk ka, although yung reviews nito pangit talaga. Pangit yung reviews niya. Ngayon, malalaman niya kung totoo ba yung reviews na hindi ito gumagana o talagang gumagana. Una muna, ipapakita ko sa iyo kung sa inyo mga ka-DIY kung ano ang nandito sa board na ito. Meron itong dalawang input, which is DC at battery. For simplicity, DC ay input at battery, yun yung supply. Yun yung battery natin. At mayroon naman output. Ito, dalawang output. May output. Nakalagay negative at positive. Understood na yun. Alam na yan kung ibig sabihin. At sa likod, yan. Hindi ko maintindihan. Kasi China. Chinese nga ito. Ganito sa China. Yan. Meron itong description na ito ay pwedeng gamitin pag-charge. Tingnan ko yung circuit nito. Oh, pwede naman talaga ito. Kung mag-charge ka ng battery, diba, double purpose siya. Pwede mo siyang i-charge yung battery gamit dito na dadaan yung charging. At pag nag-burn out, halimbawa, nawalan tayo ng power, ilipat siya sa battery. Supposed to be, dapat ganyan yung mangyari. Ilipat siya sa battery. Which is, ang nangyari ay, hindi ganoon. Pero yung una kong ginawa, kasi ayaw ko naman itong gamitin na pang-charge. Before ko tinisting, kasi hindi ko naman talaga alam kung paano siya nag-function. Ang una ko muna tinanggal, matapos kong tingnan yung board nito, tinanggal ko itong diode. Kasi yung diode, pag nandiyan yung diode, mag-charge yung battery mo gamit ng supply ng DC, yung input na DC mo. Kaya tinanggal ko na siya. Kaya makita niyo, gumagalaw na siya. Kasi nalis ko na yan. Yan. Nalis ko na talaga yan. Yan. Ang ginawa ko niyan, kasi nagtataka ako noong una, kahit alin na nakalagay, meron pa rin output. Meron palagi siyang may output. Pag mayroong battery o kaya mayroong DC input, kahit alin yung tanggalin mo, hindi nawawala yung output. Ah, hindi ba nawawala? O, pag naka-DC siya, mayroon siyang power. Pero pag naka-battery siya, wala siyang out. Yun yung problema ko. Pero nung nakaraan, yung bago ko ito tinanggal, walang kahit anong ilagay mo dyan, palaging may on. Kasi parang nababypass nitong diode. Kaya tinanggal ko to. Kasi yung duda ko, nung una kong duda, baka, kasi pag nakalagay yung DC mo, sumusupply siya dito sa out. Pag nilagay mo yung battery mo, sumusupply din siya sa out. Kaya parang useless yung input at yung DC. Kaya yung battery. Kaya tinanggal ko to para ma-make sure ko lang na hindi sila naghahalo. Hindi siya nakaparalel kasi yung dalawa. Lumalabas, nakaparalel yung battery at yung DC input. Kaya
tinanggal ko to. Ano tinanggal ko to? Gumagana naman pag naka-DC. Pero pag battery na lang, battery lang ang nakasaksak, wala, wala siya. Ibig sabihin yun, useless yung item. At medyo curious tayo kasi doon tayo mahilig eh, mag-DIY eh. Medyo curious tayo. Tinignan ko yung board. Nung napansin ko sa board, ito ay gumagamit ng relay na relay na 5 volts. Which is hindi masyadong hindi ko masyadong naiintindihan bakit 5 volts ang ginamit. At nang chinay ko ito, yun, nakita ko yung dahilan kung bakit ito. Kasi ang una kong ina-assume, ito nga ising ito, yung maliit na yan. Bago ko pa siya tiningnan, bago ko pa tiningnan yung specification nito, chinay ko sa online. Yung database ng mga ising. Hindi ko pala, kala ko dito, ano to, driver ng relay. Driver siya. Yung parang gumagamit ng transistor para drive yung relay. Na, yan na, curious ako, tiningnan ko pa rin. Nakita ko ito pala ay, ito pala ay, ayan, XL, ito po yung icing yun, yung XL705, which is may current capacity, sa output na po ito, 0.4 amps, 400 milliamps, 5 to 8 volts, operational voltage yan, yung input mo, 5 to 80 volts, at yung output nyo man niya ay, 1.25 volts to 20 volts. Ang description niya, buck converter. Kaya, nung una nagtaka ako, bakit may buck converter dito? Wala naman. Ngayon pala yun yung dahilan nun. Kasi itong buck converter na to, siya yung nagda-drive ng relay. Kasi yung, ang buck kasi, ang architecture ng buck, mayroon siyang pin na ginagamit para ma-enable o ma-on at ma-off yung output. Pag yun ay naka-ground, naka-on yun. At pag naka-off, yun ay pag naka-positive, yun ay naka-off. At pag naka-ground, yun ay naka-on. O bali, may makukuha ka sa output niyang kung anong voltage ang gusto mong, kasi back naman ito, adjustable ito. Itong series na ito, adjustable ito. So, ganun, nangyari. At tinignan ko naman, napakasimple ng ginawa niyang discarded dito eh. Simple lang naman. Parang, pinakasimple lang, nakita ka pinakasimple. Kaya automatic na, na-regulate mo yung voltage kasi, dahil nga ito back, magsusupply siya dito sa 5 volts na relay. So, napakasimple, meron siyang idea. Kaya medyo, na-curious ako at bakit hindi gumagana. Napakasimple naman ang ginawa niya siya. Doon ko sinubukan tanggalin itong back. At true yung mga reviews na nakita ko bago ko binili. True talaga. Hindi gumagana yung iba. Alam mo kung ano po yung dahilan kung bakit hindi gumagana yung ito. Kasi yung tinanggal ko ito, tinanggal ko siya. Pakita ko na lang kasi nina ko na ito eh. Kasi ang tagal naman nag-focus ng camera nito. Oh, na, focus ka na. Tara, makita naman nila kung anong itsura mo. Yan. Yan po ay 8 pins na buck converter na nagsusupply dito sa relay na 5 volts. Ngayon, tinanggal ko yan. Nakita ko, mali yung orientation ng IC. yun nakakatawa dito. Baliktad yung orientation ng IC. Siguro ang gumawa nito, ano, trainee. Yan. Kaya ang ginawa ko, binaliktad ko siya. Automatic gumana naman. So, nakita ko yung problema. Pag regular lang na buyer nito, sigurado ang magiging reviews mo nito, pangit. Kasi mali nga yung IC yung pagkalagay. So, first time ko ito naka-encounter na itong baliktad yung IC yung pagkakabit. Ngayon gumagana na siya. Binaliktad ko. So, ano pa? Worth it po ba yung pagbili nyo ng
ganito na 108 o 109, almost 109 na, worth it po ba? Siguro hindi, sisira yon, mali nga, hindi nga gumagana. Pero sa akin, worth it ito kasi it earns me an experience para sa sunod at nag-idea ako kung paano niya pinapagana to. Eh sa akin, worth it ito. Pag tayo naman talaga nag-DIY, mga ganitong maganda ito kasi may natututunan pa rin. Lahat ng failure, pero pwede natin gamitin para mayroon pa tayong matutunan. Okay po. Para sa akin, worth it po ito. Pero iiwan ko lang pag hindi ka marunong talaga mag-repair. Ganito. Basura na to, sigurado. Sigurado basura na to. Pero sa bibili nito kung sakali, check nyo yung IC. Yung IC kasi dito naman naging problema niya. Napakasimple lang naman. Kung tutuusin, napakasimple lang. Pero kung wala ka naman kasing gamit na pangayos nito, wala talaga ito. Hindi mo na ito mapapakinabangan. Useless siya para sa kanyang ino-offer na function. Okay, maraming salamat po. At sa susunod, abangan nyo, gagamitin na namin dito sa aming backup power supply para ulit sa aming vendor. Yung unang series, kung hindi nyo pa nakita yung ginawa namin noong nakaraan, yung pinakita ko noong nakaraan na power supply ko. At tingnan nyo po at isasama namin ito doon para tuloy-tuloy na ang operation ng aming vendor at wala nang burnout. Maraming salamat po mga ka-DIY. Sa susunod po ulit. Happy!